Hi everyone! Into this video guys, meron akong isi-share sa inyo. Ito ay isang Marianne plants. Ngayon guys, dahil naubusan ako ng pot, seedling bag muna yung gagamitin ko. Pero kapag stable na ito, ililipat na lang natin siya sa isang pot. Yung gamit ko palang soil is more in rice hull. And then, konting soil lang din. Ito guys, i-share ko sa inyo para meron din kayong idea. Alam nyo ba guys na itong Marianne plants ay isa sa lucky plants? Ayan. Bali, nagpunta ako sa isang bangko at nakita ko ito sa doon guys sa pinaka-desk nila or pinaka-center nila. Yung doon tayo nagbabayad, nagpapapalit, or anything transaction sa harapan. Mayroon silang three Marianne plants na nakalagay doon. So, nagtanong ako sa manager, sabi ko, ma'am, meron ako niyan sa bahay. Meron, pwede pala siyang ilagay dyan. Sabi niya, yes ma'am. Sabi ko, ano pong benefits niyan ma'am? Sabi niya, ma'am, ito ay lucky plants for pungsoy nga daw or as pungsoy. Naghahatak daw ito ng swerte at pera. Sabi ko, wow, meron ako niyan. So, naisipan ko ngayon guys, pag uwi ko, i-repot ko yung aking mga Marianne plants galing sa mother plant niya. Actually guys, ang dami ko nito. Kaya lang naibenta ko na nga. Kasi hindi ko talaga alam na itong plants na to ay lucky or swerte pala ito. Pero syempre guys, magtatrabaho pa rin tayo. Ito ay gabay lamang sa atin at sa atin naman yun kung maniniwala ba tayo o hindi. At ganito lang guys, ang pag-repot na ginawa ko, sundan nyo lang, ganito lang kabilis kapag wala tayong pot, any kind of bottle, seedling bag, ayan. Mabilis lang to guys mag-ugat or mag-stable, 1 to 2 weeks lang. And then, ilipat ko na ito sa big pot na sama-sama silang tatlo. So, ayan guys, yun lang idea na may ibigay ko sa inyo na ang plants na ito ay hindi lang siya basta-basta aglaonema or Marianne plants. Ito ay isang lucky plants din pala. At tulad ko, naniniwala sa pungsoy, wala namang masamang mag-try. So, ilalagay ko ito guys sa loob ng bahay kapag stable na siya at nairipat ko na siya sa isang pot na sama-sama sila. I-update ko kayo guys kapag nagawa ko na yon. For now, pa-stable muna natin ito bago natin ilagay sa loob ng bahay or magiging house plants natin. Yung pagdidilig pa lang ito guys is hindi siya maselan. 3 to 4 times a week. Basta huwag nyo lang paarawan para hindi magda-dry yung kanyang leaves. Ayan. Thank you for watching everyone.